Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa biyaya ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa araw na to. At tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, sa pagkakataong ito, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil muli, Panginoong Diyos, kami ay iyong ginising, itinayo at patuloy na binibigyan ng buhay, Panginoon. Sa pagbulay-bulay po namin ng iyong salita, hinihingi po namin ng iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa amin. Gabayan mo po kami, Panginoong Diyos, at gayon din, Lord, ang mga tao na mga nakikinig o naka-tune in sa aming gawain ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating teksto na ating pagbulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa John chapter 1 verses 43 to 51. Hayaan niyo po, nabasahin ko po ito sa inyo ng buong text. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya noon si Pilipi at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Pilipi ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Nakita ni Pilipi si Nathaniel at sinabi niya, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Nang may mabuti bang maaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathaniel. Sumagot si Pilipi, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Pilipi, nakita na kita nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathaniel, "Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, yung nakita kita sa ilalim ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay mamanhik manaog sa kinaruroonan ng anak ng tao." Ano ang latest? Ito ang mga katanungan ngayong 2024. Anong mga update na pangyayari sa paligid? May mabuti bang maaring marinig tayo? Ito yung mga tanong na simula na kung saan katulad ng tanong ni Nathaniel, meron bang maaring magmula sa Nazaret? Ngayong taon, maaring marami tayong gagawin sa unang listahan natin ngayong 2024. Pwede tayong mag-travel o kahit sa mga local places o magbago ng gadget. Kaya ang gagawin mo ay magka-canvas ka muna kung ano ang mga latest na gadget. Of course, affordable ba ito o mabilis ang specification. Sa teksto natin ngayon, napakagandang yung magkaroon ng inquiry. Ang tanong ni Nathaniel, kung tutuusin, offensive, no? Na kasi kung titingnan natin, meron bang mabuting nang galing sa Nazaret? Yan ang tanong. Ano nga ba ang Nazaret? Kung ang background tingnan po natin, ang Nazaret po ay dinidescribe as a town of Galilee, no? Bilang isa sa mga town ng Galilee at sa isang meron pong dalawa, no, na town na kilala. Soporias at the other side, Antiberias naman sa other side ng Galilea. At ang Nazaret po ay hindi siya kilalang gasinong bayan. Hindi rin dinadaanan ng mga travelers at sa kabilang daan sila dumadaan sa Tiberias Way. Kung tutuusin, pag-aralan po natin, ang Jerusalem o yung Galilea ay ito po yung pinakasentro ng parang international airport dyan mismo. Until now, nandyan na makikita natin. Sabi ko nga, hindi siya kilalang bayan. Mahirap na bayan at masasabi natin na
Kung sa atin, tayong mga taga-probinsya, ang desire natin, dahil nga mahirap ang kalagayan sa bayan o sa probinsya natin, ang focus natin ay sa pumunta ng Maynila. Pero may gustong ipabatid dito si Felipe. Natagpuan natin, natagpuan ko, natagpuan namin ang tagapagligtas, ang hari ng Israel, ang Diyos na tinutukoy sa nabasa natin sa Old Testament, sinasabi ni Moses. Pero at isa pa, isa sa mga pinakita na kung saan hindi pa rin kumbinsi, hindi pa rin kumbinsido si Nathaniel. Sabi diyon, sige nga, kung siya nga ay totoong Diyos, hulaan niya nga kung saan ako nakatayo kanina. So tinesting niya, pero hindi pa ito na hindi niya pa nasasabi kay Jesus ay nabanggit na ni Jesus. Sabi niya bago pa lang siya tawagin ni Felipe ay nakita na siya ni Jesus na nasa ilalim ng puno ng igos. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi nakikita ng tao ang nakikita ng Diyos sa tao. Maaring mahina ang maaring mahina. Pwede nating husgahan ang tao na masyay mahina. Maraming kahinaan, maraming weaknesses. Ngunit maaring yung taong ating minamaliit o binabasa na siya'y mahina, maaring pwedeng palakasin ng Panginoon pagdating ng araw upang maging tanyag, maging bantog. Maraming mga makasaysayang tao na nagsimula sa simula, from rags to riches, o nakilala siya hindi para abutin, no, o kilalanin ang ibang tao, kundi ipinakita niya yung kanyang kakayanan. Tayong kita-kita natin ang kahinaan ng ginagawa ng ating kapwa, ngunit iba ang basa sa atin ng Diyos. Tandaan po natin sa Jeremiah chapter 17 verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagampalaan ayon sa kanyang ginagawa. Tandaan po natin na sa bawat ginagawa at iniisip natin, maging ang ating mga kinikilos ay alam ng Diyos sang lahat-lahat. Opo, babalikan po natin ang tanong ni Nathaniel. May mabuting nangyari, isang tagapagligtas na galing sa Nazareth. At dahil kay Jesus na itaas ang bayan ng Nazareth, si Jesus na taga Nazareth ay naglaan ng buhay para sa akin at sa iyo upang tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan. It's an empathetic yes, not only God, good but the greatest. Dinakila ang bayan ng Nazareth. Tandaan natin how many times na ginagamit ng mga disciples ang pangalan ni Jesus na kasabay karugtong ang salitang Nazareth. In the name of Jesus Christ from Nazareth. Parating ginagamit yan. Marami sa Acts, ginamit ni Pablo. Sabi niya, ni Pedro sa Acts, no? Sa yung tao na nagpalimos. Sabi niya sa chapter 2, sabi ng Acts, sabi niya, pilak at ginto ay wala ako, ngunit sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Diba? Kaya kung titingnan po natin makapangyarihan ang Panginoon, ang Diyos na taga Nazareth, na siyang nagbigay at nagligtas ng buhay para sa atin at bumuhos, no? Binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya alalahanin natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapag-produce sa inyo ng the best at maayos, mabuti sa mga lugar na akala natin walang pag-asa, sa mga lugar na akala natin mahina, walang improvement. Sa mga tao na akala natin napakahina, hindi siya mag-i-improve. Maaring nakalimutan na, maaring kinalimutan o nakalimutan, maging yung lugar o yung mga tao na to, pero pagdating ng araw, makikilala sila. Katulad ni Jesus, nakilala siya bilang isang Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga hari. Ito yung paraan upang tayo ay mapabuti.
upang masabi natin katulad ni Nathaniel, ikaw nga po Jesus na taga Nazaret, ang dakilang Diyos, ang hari ng Israel. Purihin natin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Sa pagkakataong ito, Panginoong Jesus, kinikilala po namin ang iyong buhay bilang isang nagmula sa ordinaryong lugar na kung saan tawagin ay Nazaret. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami, Panginoong Diyos, ay tumitingin sa mga kahinaan, sa mga lugar at sa kahinaan ng tao. Hindi namin nakita, Panginoong Diyos, kung gaano dinakila ang mga taong iyon o yung mga lugar na iyon, kung gaano mo itinaas at pinarangalan, hindi katulad, Panginoong Diyos, na kami, Panginoong Diyos, nakita namin ang aming kahinaan. Patawarin mo po kami, Panginoong Diyos, sa ganitong diwa. At ganit, salamat po sa pag-asa na kung saan, Panginoon, sa kabilaman, Lord, ng aming mga kahinaan. Katulad ni Nathaniel, na sa pagtugon, Panginoong Diyos, pagdakila, na kinilala ka bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas at hari. Gayun din kami, Panginoong Diyos. Samahan mo po kami, Lord, sa isang araw na to, muli sa aming paglalakbay, na kung saan, Panginoong Diyos, ordinaryong tao, ordinaryong tagapagpagawa o manggagawa, ordinaryong Kristiyano. Subalit, alam po namin, Panginoon, hindi kami nahihiwalay kung paano mo kami tinawag. Kami man ay makasalanan, maraming kahinaan, subalit pinili mo kami, tinawag mo kami, at inangkin bilang iyo. Sa pagkakataong ito, amin pong dinudulog sa inyo, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran namin na ngayon, Panginoong Diyos, ay nasa banig ng karamdaman. Inaabot po namin sila sa inyo, Panginoong Diyos. Katagpuin mo po sila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na taga Nazaret. Katagpuin mo po sila, O Diyos. Ano man yung design ng puso nila, katagpuin mo po sila. At sa araw na to, Panginoong Diyos, makakamta ng bawat isa ang kagalingan, kaayusan, at pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo.